Bahala kang maghanap ng pagkain mo. Si Jeff nga, nilulutuan pa ako tapos ika. Naputol naman ang dapat kong sabihin nang sumabat agad si Mark. Ma'am, hindi po ako si Agent Jeff, kaya hindi kita kayang lutuan. Dahil ako po ay si Agent Mark, ang pinaka-cute na agent. Mayabang naman yung saad. Mas cute pa sa'yo si Brownie. Ikumpara mo yung mukha mo sa kanya. Tugon ko naman at nilapitan si Brownie na nakadapa sa sahig. Aso yan ni Agent Jeff? Bakit hindi niya sinama? Nakapagtatakang tanong sa akin ni Mark. Ewan ko, bakit akong tinatanong mo? Hindi naman ako si Jeff. Sarkastiko ko namang sagot sa kanya. Oo nga no, sambit naman niya. Hay nako, bahala ka sa buhay mo, matutulog na ako. Singhal ko at akmang papasok na sa kwarto. Kaso... Ma'am Christine, hep hep. Hooray, hooray, hooray. Pagbibiro ko naman sa kanya. Ha ha ha, ma'am, ang corny mo naman. Sumbat niya sa akin. Pero ma'am, sana huwag ka munang matulog dahil gutom pa ako. Ayos lang naman sa akin na huwag kang kumain basta pakainin mo lang ako. Dagdag pa niya. Napataas naman ang kilay ko. Ang kapal din ng mukha mo ano? Napahawak naman siya sa kanyang mukha. Yes ma'am, makapal po talaga ang mukha ko. Kasi pag manipis ito baka kanina pa napunit tong cute kong mukha. Pagmamayabang ulit niya sa akin. Sa sobrang yabang niya, kulang na lang ay tangayin siya ng hangin. Hay nako, singhal ko at naglakad na ako papunta sa kusina upang paglutuan siya ng kanyang kakainin. Mas mabuti na lang nabigyan ko siya ng pagkain kaysa mabaliw ako rito at masira ang eardrums ko sa kaingayan niya. Padabog ko namang linagay sa harapan niya ang kanyang pagkain na niluto ko. Oh, yan! Sana tumigil ka na sa pagsasalita. Thank you, ma'am. I'll be quiet now and I'll be noisy later. Tugon naman niya at kinain agad ang binigay kong kanin at ham. Ma'am, ayaw mong kumain? Kakainin ko na lahat to. Saad naman niya habang may lamang pagkain pang kanyang bunganga. Hindi na ako kakain. Nakakahiya naman sa'yo. Sagot ko at akmang aalis ulit upang pumunta na sa kwarto nang bigla ulit siyang magsalita. Ma'am, saan pala ako matutulog? Cute ka diba? At dahil parehas naman kayong cute ni Brownie, pues, tabihan mo siya at magsama kayong dalawa. Inis kong sagot sa kanya. At wag na wag mong kakatukin ang pintuan ko kung ayaw mong ipalit ko na ang mukha mo sa mukha ng aso. Pagbabanta ko pa sa kanya. Nakita ko namang natigilan siya. Kaya agad na akong tumalikod at naglakad papunta sa kwarto ko upang magpahinga. Siguro, kung hindi kami naghalika ni Sean, siguro nandito pa sa tabi ko si Jeff ngayon. Siguro, masaya pa kaming dalawa. Pero, hanggang siguro na lang dahil wala nang pag-asa pa. Wala nang pag-asa na maging kami ulit. Mahal ko siya, mahal niya ako. Nasaktan ko siya, nasaktan niya ako. Ang sakit lang, ang sakit nang nadarama ko ngayon. Ma'am! Ma'am! Nahinto naman ang pag-iisip ko nang bigla kong marinig ang sigaw ni Mark sa labas. Kaya naman agad akong napatayo at napatakbo upang tingnan siya. Nakita ko naman siyang nakaharap sa salamin. Ano bang problema mo? Sigaw kong bungad sa kanya. Ma'am, may cute na agent dito sa salamin. Nakakagulat. Sagot naman niya. Bigla namang tumaas ang dugo ko. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa inis at galit. Alam mo, naputol naman agad ang sasabihin ko. Alam mo, cute na Agent Mark, inis na ako sa'yo. Matulog ka na kung ayaw mong malintikan ka sa akin. At isa pang sigaw mo, papakainin na kita ng malaking bato. Saad naman niya at animoy sinusumbatan ang kanyang sarili. Napataas naman agad ang isa kong kilay. Itulog mo na, cute na Agent Mark. Itulog mo na lang yan kung ayaw mong malintikan ka kay Ma'am Christine.
pagkausap naman niya sa kanyang sarili. Pwede bang patapusin mo muna ako sa cute na Agent Mark, matulog ka na at baka mahampas ka pa. Pagbabanta naman niya sa kanyang sarili. Saka ito nagtungo sa sofa at humiga. Good night, Ma'am Christine. Have a sweet dreams. Sambit naman niya at ipinikit na ang kanyang mga mata. Hay nako, imbis na magalit o mainis ako sa kanya, napalitan naman na ng pagngiti ko at pagtawa dahil sa inaasal niya kanina. Ma'am Christine, pasok ka na po sa kwarto mo at baka ripin mo pa ako rito. Asa ka? Sigaw ko naman sa kanya at naglakad na pabalik sa kwarto ko. Agad naman akong humiga na makapasok na ako sa aking kwarto. Gusto ko munang matulog ngayon at magpahinga upang mawala ang sakit na aking nadarama kanina pa. Ma'am Christine, gumising ka na, umaga na. Napamulat naman ang mga mata ko nang marinig ko ang sigaw ni Mark sa labas habang kinakatok ang pintuan ko. Pinikit ko naman ulit ang mga mata ko at hinayaan lang siya sa pagkatok. Ma'am Christine, buksan mo na to, ihahatid pa kita, tsaka may pupuntahan pa ako. Sigaw pa rin niya habang patuloy sa pagkatok sa pintuan. Tinakpan ko naman ang tenga ko gamit ang una na hawak ko. Hay nako, masisira ang eardrums ko dahil sa kanya ang daldal. Daig pa niya ang mga babae. Ma'am, sunog! Sunog! Nasusunog yung kusina! Sigaw ulit niya. Bigla naman akong kinabahan at dalidaling tumayo upang buksan ang pintuan. Charot! Nakangiti naman niyang saad nang mabuksan ko ang pintuan. Hay nako, inis kong saad at nangigigil na sa kanya. Ma'am, kailangan kong sumigaw ng ganun para lumabas ka. Tsaka maligo ka na ma'am dahil ihahatid pa kita. Padabog ko namang sinara ulit ang pintuan imbis na kausapin siya. At agad na akong kumuha ng damit upang maligo. Tara na, ihatid mo na ako. Utos ko naman sa kanya nang matapos na akong maligo at magbihis. Hindi na tayo mag-aalmusal ma'am? Tanong naman niya sa akin. Napailing naman ako. Wala akong ganang kumain, kaya tara na. Ma'am, kung hindi mo lang natatanong, ako po ay may ganang kumain. Tugo naman niya. Kumunot naman ang noo ko. Ihahatid mo ako o ipapakain na lang kita sa aso? Sigaw ko naman sa kanya. Napakamot naman siya sa kanyang ulo. Pwede. Aba! Charot lang ma'am, tara na po at ihahatid na kita. Pagputol naman niya sa sasabihin ko at agad na siyang naglakad palabas, kaya naman tahimik akong sumunod sa kanya hanggang makapasok sa kotse. Sa likod naman ulit ako umupo dahil hindi ko kayang maupo sa tabi niya. Baka matulak ko siya palabas sa kotse ng walang oras. Ma'am, tanong ko lang, kanina pa kasi bumabagabag ito sa isipan ko eh. Bakit po basa iyang buhok mo? Tanong naman niya upang basagin ang katahimikan habang nagmamaneho. Tanga, syempre, pinutol naman agad niya ang sasabihin ko. Syempre, naligo ka. Ang galing ko no, ma'am. Mayabang niyang saad sa akin. Alam mo ang cute ako. Alam ko po, ma'am. Sabat ulit niya sa akin. Pinikit ko na lang ulit ang mga mata ko imbis na magsalita ulit dahil nasisira lang ang araw ko sa lalaking ito. Nararamdaman ko naman ang paghinto ng kotse kaya napamulat ako ng aking mga mata. Hindi pa dito ang building kung saan ako nagtatabaho ah, singhal ko. Lumingo naman siya sa akin. Ma'am, wag mo kasing ipikit yung mga mata mo. Dahil ituturo mo pa sa akin kung saan ka nagtatrabaho. Pinaikot ko naman ang mata ko sa inis. Magmaneho ka na at ituro ko kung saan. Utos ko naman sa kanya na kanya namang sinunod. Mark? Yes, ma'am. Kilala mo ba si Jeff? Tanong ko naman sa kanya habang nakatingin sa harapan ng kotse. Yes naman. Kaibigan ko yun eh. Masaya naman yung sagot sa akin. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Malungkot kong tanong sa kanya. Naramdaman ko naman ang nagbabadya kong luha.
Oo naman, ma'am, sagot niya ulit sa akin habang patuloy pa rin siya nagmamaneho. So, nasaan siya? Agad ko namang tanong sa kanya. Dahil gusto ko siyang puntahan kahit na masakit pa rin sa damdamin ang sinabi niya sa akin kahapon. Nasa damit niya. Seryoso naman niyang sagot sa akin na agad kong ikinainis. Wala ka talagang kwentang kausap, sigaw ko sa kanya. Ihinto mo ng kotse. Utos ko pa sa kanya bago ko pa siya masakal dito. Ma'am, nangako po ako na ako ang maghahatid sa inyo doon sa pinag... Pinutol ko naman ang kanyang sasabihin. Ihinto mo ng kotse dahil yan na ang lugar ng pinagtatrabahuan ko. Sigaw ko at tinuro sa kanya ang building sa gilid. Ay nako, pagmumura ko naman nang bigla niyang hininto ang kotse. Bakit bigla mong hininto? Galit na singhal ko sa kanya. Ma'am, kasalanan mo yun. Sabi mo ihinto ko at dahil masunurin at cute ako kaya naman sinunod ko ang utos mo. Sumbat pa niya sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin at agad na tinanggal ang pagka-setbelt ko. Tsaka ako lumabas sa kotse at padabog na sinara yon. Ma'am, sunduin kita mamaya. Rinig ko pang sigaw niya nang naglalakad na ako papunta sa building. Nilingon ko naman siya ngunit napaandar na niya nang mabilis ang kotse. Aba, ang kapal ng mukha! Ginamit pa talaga ang kotse ko. Mabuti naman at pumasok ka pa rito. Pambungad naman sa akin ng manager ko habang nakapamewang sa harapan ko. I'm here to resign. Matapang ko namang sagot sa kanya. Napatingin naman sa akin ang mga chismosang narito. Buti naman sa gulong ginawa mo rito kahapon. Dapat lang na mag-resign ka. Sumbat naman niya sa akin. Agad naman akong lumapit sa kanya. Bago ako umalis, may gusto palang makipag-meet sa'yo. Saad ko sa kanya. Umarko naman agad ang drawing niyang kilay. Sino naman? My hand, sagot ko at agad kong sinampal ang mukha niya. Nice to meet you raw. Singhal ko pa at patakbong umalis bago pa siya bumawi sa akin. Ouch! Sigaw ko nang mabangga ko si Ivan sa labas dahil sa katatakbo ko. I'm sorry, Christine. It's okay. Tugon ko at aalis na sana nang bigla naman niyang hawakan ang kamay ko upang pigilan. Saan ka pupunta? Inosente naman niyang tanong sa akin. Aalis na, nag-resign na ako, sagot ko sa kanya. Nakita ko naman ang pagkagulat sa kanyang mukha. Bakit? Mahabang kwento, sagot ko. Gusto mong mamasyal? Pag-iiba naman niya sa usapan. Oo, agad kong sagot sa kanya dahil gusto ko rin kalimutan na ngayon si Jeff. Nice, gusto mong sumama sa akin? Ipapasyal kita. Mukha kasing malungkot ka. Saad naman niya sa akin. Ngumiti naman ako bilang pagsang-ayon sa kanya. At nagpatianod na lang ako sa paghila niya sa akin. Sakay na! Masayang utos naman niya sa akin na makarating kami sa kotse niya. Binuksan naman niya ito para makapasok ako. Ngunit bago pa ako makapasok sa kotse niya ay agad ko namang natanaw ang mukha ni Jeff na nakakunot sa akin habang gumagalaw ang panga niya. Kinusot ko naman ang mata ko at tiningnan ulit upang makasigurado na siya nga iyon. Ngunit nang tiningnan ko